yung important tawag sa kasal si Carl Ben Ilaga, age 26, anak nila Ginoo at inang Carlito Ilaga Jr. at Heidi Tahos, na nakatira sa Abelino 1, San Pedro, Laguna, ay nais na magpakasal kay Ana Rose Alguire, age 25, anak nila Ginoo at inang Abelino Alguire at Vicencia Angeles, na nakatira sa San Isidro City, Cabuyao, Laguna. Ikakasal po sa October 21, 2007. Kung sino po man sa inyo may alam na magiging hadlang sa pag-iisang bitbit, ay maaari po lamang magpag-ugnayan sa ating tanggapan o kumbento. Salamat po. Diyos ay tapat at totoo sa dumadaan. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Masaya namin kayong pinatanggap sa banal na misa ngayong umaga. Kaisa ng ating parokya, inaanyayahan namin kayo na mag-iisa sa pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Panginoon. Galing kay Reggie Katimpin and family. At para din po sa kaluluwa ni Aurora, Cecilia, Fernando, at Dominga Shosan Maat. At ganun din po para kay Christian Caleja and Jerry Reyes. Tumayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa pagpapahayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos, mayroong mga tumugon at naging tapat mula pa noong una. At mayroon din namang tumugon sa takipsilim na ng kanilang buhay. Naway maging kasangkapan tayo ng Diyos tungo sa pag tatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Magalak tayo sapagkat bawat isa sa ating naunaman o nahuli sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos ay binigyan niya ng pagkataong makibahagi sa pagtatag ng kanyang kaharian. Ipinagdiriwang natin ngayon ang 22 pambansang linggo ng manlalayag. Ipagdasal natin ang mga manlalayag na sa harap ng mga pagsubok at paghihirap manatili na
silang magatag sa kanilang pananampalataya at maging tapat sa kani-kanilang pamilya. Mga kapatid, aminin natin na ating makasarupan tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama namin, makapangyarihang itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa pagdalima namin sa mga ito kami, paghindapatin mo sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Thank you.
kasulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makakagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makakabuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na pong lahat. Nang nakapapasok inin ng araw,
Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatan gawin ang aking maibigang sari-arian ko? O naiingit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya ang nahuhuli ay mauuna. At ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Una po ay tulad po ng ipinahayag sa atin sa pasimula ng pananapagdiriho ng Misa, sinaporito ang mga siman o siuman. Meron ba? Ngayon ay pinagdiriwang kaisa ng simbahan ang lahat ng mga manlalayag. O nakalagay po rito sa pasimula ng pagdiriwang ay ika-22 pampansang linggo ng mga maglalayag. So, ipanalangin po natin ang lahat ng mga siman at siwoman. Naalala po tuloy kahapon. Tamang-tama, pagbukas ko ng aking radyo, pagpunta po ako sa Fiesta Homes, ay yung awit ay tungkol sa siman. Ang sabi nung umawit, babae kasi umawit, sabi, nagtiis man din ako sa iyo, kasi ikaw ay sima. Yun pala ay ikaw ay si Siman Loloko, kasi pinagpalit mo ako. So sana po ipanalangin natin na maging mga tapat ang ating mga sima at saka ating po mga siwuman. Ako po ay may bayaw na siman. Kaya isama natin sila sa ating mga panalangin. Kasi malungkot o yung paglalayag. O yun ay bahagi po ng ating pagdiriwang. Pangalawa, ay makita po natin ang panyaya ng pumikapal na isang paghahalin tulad sa paghahari ng Josephine, yung may-ari, yung pagkuha ng may-ari ng ubasan na mga manggagawa sa kanyang ubasan. Tawagin po natin ay Parable of the Vineyard. Talinhaga na may ubasan. Bahagi yun na kung minsan ay makita po natin ang isa sa mga tumatatak sa isipan natin ay kung minsan ay yung sinabi noong may-ari ng ubasan, kaibigan, hindi kita dinadaya. Alam niyo tayo mga Pilipino, ay palaging kuminsan ay meron tayong kaisipan na kapag tayo natalo, ang palagi iniisip natin ay rin, dinaya tayo. Kasi sabi noong may alam, hindi kita dinadaya kasi bakit? Ang kanilang kasunduan ni alin? Yung upa sa araw na iyon. So, yung mga nauna na dumating, nauna ako kasi sa biti, umaga. Nauna ako kasi ay hindi 8 hours ang working time. Makita po natin sa banyo na kasulayan, 12 hours kasi umaga. And then, nakita po natin na yung pinakahuli na tinawag noong manggagawa yun, 5 o'clock in the evening. 5 o'clock in the
oras lang sila. Ibig sabihin, nag-aapos yung trabaho, alas 6, 6 to 6. So 12 hours. Hindi yung katulad ngayon, 8 hours. Lumagpas ka ng 8 hours, OT na. Noon, hindi. No? So, hindi pa applicable ang OT noon. Ay bahagi. Anong sabi ng may-ari ng upasan? Kapag hindi kita dinadayo. Kasi nagkasundo tayo sa isang araw na sahod. O tawagin natin ngayon ay minimum wage. So, ibinigay. At ayong itinakda na ginamit sa banal na kasuwirin. 1 dinar. Isang dinaryo. So, bahagi yun ako sa pinapahayag. Na ano ipinapakita, no? Na lahat tayo ay tatanggap. Tatanggap lahat tayo ng alin. Kasi yung pag-ahari ng Diyos na mapabilang sa pinag-aharian ng Diyos. Maging tayo man ay bininyagad mula nung tayo ay bata pa, sanggol pa. O maging tayo man ay bininyagan ng matanda na, katulad po limbawa si St. Augustine, ay 35 na siya nung siya ay bininyagan. O yung iba po ay kung tawagin natin ay doon na sa higaan ng kanilang karamdaman. Katulad din po ng tatay ni St. Augustine, na siya bininyagan na doon sa kanyang higaan ng karamdaman. Mamamatay na. No? Tsaka lang na pabinyagan. Eh ano, lahat tayo rin na pinapahintay, tatanggap. Tatanggap ng isang biyaya. At ano yung biyaya na yun? Ang buhay na walang hanggang. Ang langit. Ano? Ang langit. Bahagi yun na kung saan makita po natin na sabi nga yun, bakit lahat ay tatanggap ng iisa? Kasi ano ba yung langit? Ang langit ay alin? Ay ang kapunuan ng bawat isa. Hindi ka na dapat maghahanap. Kasi yun ay langit eh. Hindi na ulugan na maghahanap ka pa ng iba. Kasi yun ay yung kagarapan ng buhay. Siguro sabihin natin eh, kung tayo ipakwenta katulad po ng manggagawa na nakita natin sa banal na kasulatan na sabihin eh, isang oras lang yun ang trabaho. Alam nyo, huwag tayong mag-alala doon sa mga pagkukulang ng ibang tao. Bakit? Meron tayong purgatorio. Justice will be served. Huwag kayong mag-alala. Kasi meron tayong purgatorio. Hindi lang hulugan na mawawala ang katarungan. Pero yung pangyayari na pinapahayag ng Panginoon, magalak tayo. Magalak tayo sa kagandahang loob ng Diyos. Yung term na ginamit po rin ulit, sa kabutihang loob ng Diyos. Sa kanyang kabutihang loob. At ano yung kabutihang loob? Hindi lamang po sa pagkamaharing sa mga material na bagay na tinatanggap natin sa daigdig nito. Pero kasi rin magpasalamat tayo sa balikan mo natin yung unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias. Sa mga aklat mo ni Propeta Isaias, kung inyo po napakinggan mo dito, na alin, sinasabi ni Propeta Isaias na, dali, pakinabangan ninyo, no? Pakinabangan ninyo, ang alin, yung kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang kabutihang loob. Ang term na ginamit po dito sa Tagalog natin ni Ellen, lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos matatapon nila ang kapatawaran. Yun po yung ginamit na pananalita. Sa wika pong banyaga, ang ginamit nito Ellen, no? Ay the generosity of God's forgiveness. Ang kagandahang loob na
ng Diyos. Yung pong biyaya na tinatanggap natin, maging yan man ay trabaho, pera, ay higit sa lahat ng alin. Yan ay secondary lamang. Ano yung higit na biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos? Ang kapatawaran ng kasalanan. Kaya ngayong central na image sa atin alin, the image of the cross. Bakit? Yan ang kagandahang loob ng Diyos. Yung handa siyang pagpatawad sa bawat isa sa atin, sa sino man, maging una man o huli. Handa siyang magpatawad. Kaya higit namin pakinabangan ni Olin yung kagandahang loob ng Diyos. Yung kanyang kabutihang loob. Noong nakaraang linggo po, ang ating pinag-usapan ni Olin, magpatawad. 77 times. Pero higit sa natin, Olin, kaya kasabi nga natin ay tularan natin ang Diyos. Kasi ang pagpapatawad ay mga Diyos. Pero saan natin makita yan? Kasi it is out of God's generosity. Yung tinatawag natin kabutihang loob, kagandahang loob na panyaya. Sabi nga ni my father, mabait lang ko kapag mabait ang kaharap ko. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, mabait. Maganda ang loob. Hindi depende sa kanyang kaharap. Sa lahat, siya ay magandang loob. So, nasa atin na lamang kung tatanggapin natin yung biyaya na ipinagkakaloob ng Poong Mikapala, no? Pero yung kanyang biyaya, ay palaging bukas. Hindi lang natin tinatanggap kasi bakit? Nasa atin yung pagtugon. Pero ganun yung kagandahang loob ng Diyos. Kaya masabi natin na yung kagandahang loob ng Diyos. Maganda yung loob mo. Kahit yung kaharap mo, pangit ang loob. So, yun yung paanyaya na ipinapahayag yung kagandahang loob ng Diyos. Kapag sinabi natin, mabuti tayo, mabuting kalooban, magandang kalooban, hindi nakadepende yan sa kaharap natin. Mabuti yan at maganda yan all the time. Yun yung panyaya na ipinapahayag sa atin ng Diyos. At yun yung nais natin pakinabangan. Kaya lang siya, yun yung panyaya ni Propeta Isaias. Pakinabangan natin ang kagandahang loob ng Diyos sa kanyang kalooban na handang magpatawad. At ano yung magiging damdamin? Sabi nga kumisa siya, Father, paano kong malalaman na ako rin ay nakapagpapatawad? At ako rin ay pinatawad. Alam niyo, nais kong gamitin yung salita magaan ang loob. Magaan ang loob. Pag mabigat ang loob mo, hindi ka pa nakapagpapatawad. Kapag yung kinasasamahan mo ng loob, alam mo na dyan dumadaan, hindi ka dadaan to, kasi bakit? Doon dumadaan ang kinasasamahan mo ng loob, mabigat pa ang loob mo, hindi mo pa napapatawad dyan. Ayaw mo magsimba sa simbahan, kaya kasi bakit? Nandyan yung may utang sa'yo na hanggang ngayon ay hindi pa nakapagpapayad. Mabigat ang loob mo kapag nakikita mo, kaya doon ka sa iba nagsisimba. Hindi mo napatawad dyan. So, isa po sa barometer, para masabi mo na pinapakinabangan ko yung kagandahang loob ng Diyos sa pagkapatawad at ako'y handa magpatawad para doon sa iba yalit, magaan ang aking loob. Magaan ang aking loob. Kapag kayo hindi na nakapagpatawad, napakabigat ng inyong kalooban. Masama ang inyong loob. Parang isang hakbang. Parang isang milya ang inyong nilalakbay. Kasi bakit? Mabigat yung loob mo eh. Mabigat yung loob mo. Sa ebanghelyo natin, makita mo natin alin. Sabi nga natin eh,
isang dinaryo. Parehong tumanggap na daily wage sa araw na yon. Pero yung isa, masama ang loob. So, yung isa, magaan ang loob. So, sana po makita ko natin, kaya kung isa siya sabi nga, para yung tinatanggap natin, pero mamaya, baka mamaya masama yung ating loob. Yung panyaya ay rin, pagbabago ng kaisipan. At itong kaisipan na ito, yung kaisipan na ipinapamanhig sa atin ng Paul Megapan. Ano yun? Yung kaisipan ng kabutiang loob at kagandaang loob ng Diyos. Mabigat yung aming loob, lumapit tayo kay Jesus. Panginoon, tulungan mo ako. Kasi alam mo, mayroon kang kagandaang loob. Turuan mo ako ngayon, magpatawad para gumaan ang aking kalooban. Kaya, panyaya ko na kung saan ay pinapamanig sa atin ang buong Megapan. Kasi, yun yung biyaya na ipinagkaroon. Yun ang langit. Yun ang langit. Ang magkaroon tayo ng kagaanan ng kaloob. Kaya, ang sabi nga ko sa atin, heaven is a state of life. It is not a place. Estado ng buhay. Estado ng anong buhay, anong uri ng buhay. Estado ng buhay na rin. Magaan ang iyong kalooban. Magaan ang iyong kalooban. Kapag ang kalooban ninyo ay mabigat, parang hindi nyo pinapakinabangan yung generosity of God's forgiveness. Parang binabaliwala ninyo yung kagandaang loob ng Diyos na rin. Handa siyang magpatawad. Mula una hanggang huli. Pero sabi nga natin, ay huwag na natin hintayin na tayo ay mahuli. Baka mamaya sa huli natin pagkakataon, ay maunahan tayo. Maunahan tayo ng oras natin. At higit sa lahat natin. Ito yung heaven eh. Kaya sabi yung Father, hindi lugi naman kasi yung iba yung magkakundi. Yun yung kaharian ng Diyos. Na yung kahit na ikaw ay 12 oras na ganabaho sa pag-aari ng Diyos, kasi magaan ang iyong kalooban, that is heaven. That is heaven. Sabi nga ng mga millennials ngayon, mga kabataan nyo rin, ito yung damdamin na rin, cool. Cool lang. No? Cool. Kasi bakit? Pinapakinabangan natin ang kagandaang loob ng Diyos. Kaya alin, magaan. Magaan ang ating kalooban. Magaan ang ating kalooban. Kaya mga kapatid, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kagaanan ng kalooban. Ayaw ng Diyos na mabigyan ng ating kalooban. Kaya ano ang nawala natin? Pakinabangan natin yung ang kagandaang loob ng Diyos. Nalin, handa siya magpatawad. At sana rin po ay matularan natin para rin maging magaan din yung ating kalooban. Nahirapan tayo, lumapit tayo kay Jesus. Panginoon, bigyan mo ko ng lakas. Pagkaanin mo ang aking kalooban, parang awa ko na. Nahirapan ako. Kasi hindi ako nakapagpapatawad. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Sabi nga ho natin, kasi ganoon yung kanyang kagandaang loob. Kinakailangan natin ulit, pakinabangan natin. Yun yung panyaya ni Propeta Isaias. Pakinabangan natin ang kalooban ng Diyos na palaging handang magpatawad. And what is that? That is heaven. Kaya nga sabi ko nga ay, you would like to experience God? You would like to experience heaven? Magpatawad kayo. At humingi kayo ng tawad.
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkataw ang tao sa lalaki ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Miren, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Nakong sa krus na matay ni Rubin, nanawag sa naruan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay na magulit, tumakyat sa langit, naluklok sa kaan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at tukong sa mabubuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal ng simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagkamit natin ng kaharian ng Diyos ay nababatay sa paggawa natin ng mabuti na walang inihintay na kapalit. Hilingin natin sa ating Ama ang mapagbigay na may-ari ng ubasan. Nagawin niya tayong mga mabubuting manggagawa sa kanyang kaharian. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod mo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod mo para kay Papa Francisco at sa mga namumulong sa simbahan, maging tapat nawa sila na tagapamahayag ng salita ng Diyos sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mga lingkod mo para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabaho na may makatarungang sahod para sa lahat ng manggagawa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod mo para sa mga manlalayag at sa kanilang pamilya upang patuloy silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at makaiwas sa anumang uri ng kudos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mga lingkod mo para sa mga walang hanap buhay, naway huwag silang mawala ng pag-asa at magsumikap na makatagpo ng disenteng trabaho na makapagtataguyod sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mga lingkod mo. Naway magbago ang aming puso't pamumuhay tungo sa pagiging tapat na mga katiwala ng sangpinapal sa halip na pagsamantalahan ito para sa aming pansariling kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mga lingkod mo. Ama naming mapagbigay, nawa